morning guys! Good morning po mga kasangkap! Welcome po sa akin channel, Eloy Cocinero Vlogs. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti. So yun guys, for today's video and recipe, magluluto lang po tayo ng isang namang basic recipe mula kay Chef Eloy. Ito ang sinaing natulingan recipe. Kaya't kung mahilig ka sa ganitong topic about sa pagluluto, huwag mo nang kalimutang i-subscribe at i-on ang bell button para lagi kang updated kapag meron tayong bagong upload na video na siguradong kakapulutan nyo ng idea. Kaya't kung handa na kayong mga kasangkap, abay humanap na ng pwesto, lakasan na ang inyong volume at brightness para inyo makita at marinig na maayos yung mga gagamitin nating ingredients at aromatics. Siyempre, gagamit po tayo dito sa ating aromatics na yan, meron tayo ditong kamyas. Yan po yung pinakamaganda na po na yung kamyas na yan. Siyempre, hindi na tayo gagamit ng tuyo kasi meron naman na yung fresh, pwede na yan. So, napakahirap maghanap ng kamyas mga kasangkap. At syempre, pamintang buo. Now, on the spot natin, dudurugin. Or, i-crack natin para mas lumabas yung kanyang aroma. Syempre, ito yung ating tulingan. Fresh na fresh po yung kahapon. Kaso, naiprusin na siya. So, ngayon lang natin lulutuin. Meron tayo dito yung taba ng baboy, syempre. Dalawang klaseng taba. Yung isang pinaka... yung oil talaga yan. Ayan. Tsaka yung taba na may balat. Siyempre, titimplahan natin yan ng konting bitsin lang mga kasangkap para merong nanam. At siyempre, asin. Pinakapampalasa dyan. At vinegar. Ayan. Gagamit po tayo dito ng sukang puti sa pinya. At siyempre, maglalagay din po tayo ng tubig. Ayan. So wala na tayong dahon ng saging, wala tayong mabilan dito ng dahon ng saging mga kasangkap sa palengke natin dito. So hindi na natin babalutin yan ng saging. At dahil maliliit naman yung tulingan na yan, hindi na natin yan hihiwaan, hindi na rin natin ipaplat kasi maliliit naman po siya. So inigasan na natin mabuti yan. Nagyan natin ang asin. So, iayos na natin sa ating paglulutuan, mga kasangkap. So, una na natin ilagay dito. Yung pinakataba, mga kasangkap. Yun yung nag-oil talaga yan. Lagyan natin yan. Iwa-iwa na natin yan. Kaso, nagdudugtong-dugtong pa rin siya. So, yun yung gagamitin natin ano dyan, pangsapin. Gilid-gilid yan. Yan yung mga taba-taba yung mga kasangkap para hindi siya dumikit. Kuya!
Siyempre, lagyan na natin ng asin mga kasangkap. Lagyan natin ng konti para meron siyang nanampart. Eh mga kasangkap, mas masarap yan pag may konting bitchin. Try nyo mga kasangkap. Siyempre yung paminta natin, hindi na natin ikakrack kasi matagal na lutoan naman to. Palabasin natin yung aroma nyan mga kasangkap. Siyempre lagyan na natin ng vinegar, sukang puti po ang gamit natin dito. Lagyan na natin ng tubig, ile-level lang natin dito sa ating lalutuin. Or lagpas ng konti. At pakulo lang natin yan mga kasangkap. Lutuin natin sa mga tatlong oras mga kasangkap siguro. So, lutuin natin sa tatlong oras sa low flame lang mga kasangkap. Simula tayo sa sa malakas na apoy, tapos pag kumulo na lagay natin sa medium heat, tapos habang minababad natin yung cooking, so pabutin natin ng mga 4 hours. Lagay natin sa low flame mamaya, pakuloyin muna natin to, tapos lipat natin sa medium flame, tapos lalagay natin sa low flame after ilang oras. Pakuloyin lang natin mga kasangkap, takpan natin para mas mabilis kumulo. Yun na yung timpla mga kasangkap, no? Timplado na po. So wait na lang natin yung 4 oras para maluto yan. Yan mga kasangkap, balikan natin mamaya-maya. Pagkakulo. Okay mga kasangkap, kumulo na po. Kunin lang natin yung bula-bula. Yan guys, pakulaw muna natin ng mga 10 minutes sa high flame. Yan, balikan natin po mamaya-maya. So yan guys, after 10 minutes sa high flames, ano po siya? Tapos walang pinagbago. So, lilipat na natin sa medium flame. Lutuin natin sa loob ng 1 oras sa medium flame. Hinaan natin yung apoy. Lagyan na natin sa medium flame. So, 1 oras dyan. Tapos, 3 oras sa low flame mamaya. So, yun guys. Ang oras po ngayon ay 8:30 sa umaga. 8:30 AM mga kasangkap. So, babalikan po natin mamaya 9:30 kanon. So before 9:30 babalikan natin yan mga kasangkap, lalagay natin sa low flame. So yun guys, makalipas ang 1 oras, 9:20 na, yun na yung kanyang itsura, nagmamantika na po at halos wala ng tubig, no?
So ilalagay na natin yan sa low flame mga sangkal. Napakabango mga kasangkap. Ayun, halos lumabas na yung oil. Tama-tama yung lasa mga kasangkap. Ang sarap. So, lutuin pa natin ng 3 oras pa. Sa low flame mga kasangkap. Ayan, so, visit na lang natin ulit mamaya. Tuloy lang yung cooking natin sa low flame. So ayan na mga kasangkap, matapos ang 3 oras, so 9:30, 1:30 na po ngayon, sakto-sakto na po sa kainan at okay na to, luto na yung ating sinaing tulingan recipe. Ayan, tulingan sinaing recipe. Ayan, smells good and yummy taste mga kasangkap. Napakasarap po, natikman na natin to kanina. Napakasarap. Ayan, lumabas na po yung oil at malambot na po yung mga taba. Siyempre yung ating isda, nahiwalay na yung ulo. Sobrang lambot na niyan. Kakain na tayo mga kasangkap. So yun guys, thank you for watching. Mega love shout out each one and everyone. Take care always and always. God bless. See you guys on my next vlog. Ayan. So, naglagay po pala tayo kanina ng sili, no? Hindi na natin nabanggit sa video. Napakasarap nito mga kasangkap. So, nahiwalay na po yung mga ulo. Pasensya na. Ayan guys, kung inyo po nagustuhan ang ating basic recipe for today, pa-like and share na lang po. Ito po si Chef Eloy na nagsasabi niyo, pag walang kain, walang energy. Thank you. Hanggang sa susunod pong muli. Ayan, kain na na. Yum, yum, yum.